The Game 7, which is slated to happen this coming Sunday at the Philippine Arena, is bound to be the biggest Game 7, and this will perhaps be the biggest basketball and most important basketball event sa Pilipinas bago ang FIBA World Championships. No? Maganda na ito. Kumbaga parang primer na ito for the World Championships, no? Maganda na ito na kumbaga parang appetizer natin ano for the coming World Championships. And this is going to be important for both teams. This is going to be, if a championship, no, makuha nila, this is going to be sweet for Coach Tim Cohn and for the Barangay Ginebra Jenkins because they were able to defend yung atin pong fortress, no, in terms of basketball, no, na di ba hindi natin hinayaan lumipad, sumakay ng eroplano yung trophy po ng PBA papunta po sa ibang bansa. Diba? And for Bay Area Dragons, this is going to be monumental, this is going to be historical because they will be the first ever foreign and guest team not to win a championship in the PBA. So both ways, this is going to be good for Philippine basketball and for the PBA first. And I just hope, no, mga kaibigan, that the PBA should start looking at making setups na formats like this as a regular fixture sa kanila pong liga. Now, I am hoping that the Bay Area Dragons effect, no, would somehow inspire yung atin pong mga officials from the league na siguro open na natin ito. Kasi pinapatay po tayo, nauubos po yung mga magagaling na players natin, and this is one good attraction para doon sa ibang mga PBA player, mga Filipino players to stay in the country and play here, tas makakalaban ninyo mga high-level competition. So siguro tatlong conference umay na eh, 'di ba? So all Filipino, may import, no? And then takbuho tayo dun sa with foreign guest teams, 'di ba? So this is going to be good. Sana maging regular na ho ito kasi nakita niyo ho eh. Nakita ho ninyo yung interest eh. Bumalik ho tayo sa 80s, sa 90s, 'di ba, nung wala pang mga sister teams na ang laban hindi mo alam kung sino mananalo kasi whether we like it or not, Ginebra versus Meralco, alam mong Ginebra mananalo eh. 'Di ba? Konti lang yung kaba mo kung Ginebra fan ka na matatalo sila ng Meralco sa title eh. 'Di ba? Ginebra versus Talk and Text, although tinalo sila at some point, 'di ba? Iba pa rin yung lamang lagi yung Ginebra dito, namamalahibo ang Ginebra eh. So yung competition, yung balance nabalik po sa PBA. 'Di ba? Kahit papaano, nagkaroon ho tayo ng tinatawag nating tunay na competition. So, ang sa akin dito, sana po maging regular na ito. Sana po, come the next PBA season, di ba, gawin nyo ng third conference o second conference, depende sa FIBA calendar. Di ba, meron na tayong teams from Korea, meron na tayong teams from China, meron na tayong teams from Taiwan, di ba, and then Bay Area, we can also invite the Singapore Slingers, kahit na they're coming from a rival league. Di ba, walang rival-rival pagdating po sa basketball eh. And I'm sure, yan po mga teams na yan would be willing to come over dito sa Pilipinas. So, kahit hindi na humahaba, kahit hindi na double round robin. Di ba single round robin o yung maglalaban-laban ho yung mga PBA teams, matitira anim, di ba? And then yung anim na yun, lalabanan ho yung mga darating na mga guest teams. Di ba? Ang daming mga possibilities eh. Ang daming mga combinations na po pwede pong gawin, no, ng PBA to somehow spice up yun pong liga natin. Di ba? Ngayon, wala ho nagsasabi na nilalangaw ang PBA. Ngayon, no, halos ayoko nang sumagot ng Facebook Messenger ko kasi miyat-miya may nangihingi po ng ticket. Miyat-miya may nag-i-inquire saan po pwedeng bumili ng ticket. When you say na may nangihingi ng ticket, nangangahulugan, mataas po ang demand. Mas matindi pa po ang demand sa sibuyas. Maganda po ito na pag-investan pa, di ba, ng PBA, ng attention. Now, this is good for the league. This is good for the Philippines. This is good for the Filipino players. Kasi oh, kung ang ginagawa ho ng Japan, ng Korea at ng ibang bansa, ini-import yung mga magagaling na player natin para lumakas po yung laro nila, ah, hindi tayo maiiwan. Kasi mga malalakas na teams naman po ang dadali natin dito sa bansa. Diba? So it's a win-win for the PBA and for the teams na naglalaro sa PBA kasi bumabalik po yung init, yung passion noon pong mga Pilipino.